Hello guys! Welcome to our channel! At kung ikaw ay bago pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang isubscribe at pindutin ang tiny notification bell para ma-update kayo pag meron tayong mga new upload videos. And hingi lang ako ng favor sa inyo mga pare ko. Please don't skip my ads. Ayan, pasensya na po kayo dito sa aking mga background. Maingay kasi maraming marites. Maraming marites dito guys. Maaga pala maraming. So actually nandito ako sa likod ng bahay ng kapatid ko. So doon kasi sa harap madilim. O, kaya nandito ako. Tsaka tag-ulan, ganyan, kaya medyo makulimlim. Pero as of now, medyo sumikat si inang araw, kaya yan, medyo maliwaliwanag ng kaunti. Kaunti lang. Ayan, so our topic for today guys ay isang liham mula sa isang OFW. Ayan, na gusto nyo i-share ang kanyang karanasan. Pero bago natin umpisahan, mga idol, inuulit ko, please don't skip my ads and please don't forget to subscribe and click our tiny notification bell. Sa mga hindi pa naka-follow sa aking Facebook page, please follow my Facebook page, LonelySniper16. Ayan, at kung ikaw hindi pa naka-subscribe dun sa kabilang channel ko, please do subscribe. Ayan, and I thank you. Alright, so don't mind na lang yung mga maingay. Ang ingay, daming marites. Alright, so our topic for today guys ay letter na isang OFW na gusto nyo i-share. By the way, maraming salamat sa tiwala na yung pinagkaloob, idol. Ayan, at ako ang napili mo na pag-share ng iyong karanasan. Alright, so umpisahin na natin ang ating letter. Ayan, magandang araw, idol. Ako ay isang OFW, Tubong Cagayan de Oro, at ang aking pangalan ay Marinela. Bilang isang OFW ay sadyang napakahirap, idol, lalong-lalo na kung ikaw ay may naiwang pamilya sa Pilipinas. Sa dalawang taon na paglalagi ko rito sa OFW ay maraming mga pagsubok na dumating sa amin ng aking jowa. At natapos ko nga ang dalawang taon, idol, sa mahaba-habang panahon na pagtitiis namin na aming jowa ay sa isang relasyon na on and off kami ng aking jowa ay nakalagpas din kami ng dalawang taon. At maraming salamat sa Diyos. At nalagpasan namin ang lahat ng pagsubok na napagdaanan namin. Nandito na ako ngayon sa Pilipinas, idol, at may bakasyon akong isang buwan. At nang umuwi ako ay sinalubong ako ng aking jowa. At bilang isang OFW or bilang isang long LDR, long distance relationship, idol, ay siguro naman ang pagkakakilala ko sa iyo ay isa ka ring OFW katulad ko, kaya siguro ay alam mo na kung ano yung pakiramdam kapag nagkasama kayo ng iyong jowa. At yun na nga, sinalubong ako ng aking jowa sa airport at tumungo kami sa hotel. Habang nag-check-in kami, idol, ng aking jowa ay napansin kong nanginginig ang mga palad ng aking jowa. Hindi ko alam kung bakit siya nanginginig, sa sobrang excited o sa sobrang alam mo na. At syempre ako rin naman ganun, kahit na hindi limanlingid sa aking sa ating mga OFW na kailangan natin yun. Kumbaga ay sa sobrang tagal ng panahon na hindi mo nakasama ang iyong jowa ay talaga namang miss na miss nyo ang isa't isa. Gaya nga ng sinabi ko, dalawang taon na puro sa telepono lang kami nagkikita at ginagawa kung ano yung mga kinukwento mo lagi sa iyong mga vlogs na about LDR. At yun ang ginagawa namin palagi nung ako ay nasa abroad pa lang. At ngayon nga na magkasama kami at nakakuha na siya ng room para sa aming dalawa. At yun na nga, habang papasok doon sa room, idol, ay hindi ko na napigilan ang aking sarili na hawakan ang kanyang pisngi habang binubuksan niya ang aming
pintuan. At habang binubuksan niya ang aming pintuan ay hinawakan ko ang kanyang pisngi. At doon na nga nagsimulang naganap ang lahat. At bago pa na isara or bago pa lang na ilock ang pinto ay hindi ko namalayan na unti-unti na palang nagaganap ang dapat maganap. Pero ganun pala yung pakiramdam, idol, no? Yung kapag unang-unang pagsasama nyo sa matagal na panahon ay iba talaga yung pakiramdam. Hindi mo mamamalayan na ikaw ay wala nang aham, sabi niya. At habang ang sabi ko sa kanya ay mag-shower muna kami, pero ang sabi niya wag na. Sabi niya wag na, at ako ay gigil na, namimiss na kita sobra. Yan ang nabanggit at nasambit ng aking jowa. At dahil ngayon ang sinabi niya, ang sinabi ko na lang na excuse ay naiihi na ako. Pero ang totoo, syempre gusto ko talaga na maging mabango, ayan, at maging malinis kapag ako ay kanyang. Siyempre, sa maghapon na biyahe sa eroplano at sa sinakyan naming bus ay siyempre masyadong haggard ng ating katawan. Kaya naisipan ko mag-excuse muna para mag-refreshen up ang aking sarili. At yun na nga, pinagbigyan niya ako na pumunta sa banyo at doon, hindi, habang bumubuhos ang tubig sa shower, ay nagulat na lang ako, idol, at pumasok na rin siya. At doon na nga, habang nagsasabon ako ay kinuha niya rin ang sabon at siya ang nagsabon sa akin. At ganun din ang ginawa ko sa kanya, idol. At habang nagsasabon kaming dalawa ay habang sinasabon ko ang kanyang katawan ay hawak niya ang aking dalawang tinapay, ang dalawang monay. Ayan. At doon nga, alam ko naman na kaming dalawa lang ang nasa kwarto at same din naman na aking nararamdaman, katulad ng nararamdaman niya, yung sobrang namimiss ko na siya at sobrang gustong-gusto ko na talaga na maibigay ang dapat na maiparamdam at maibigay ang hinahangad niya. At yun na nga, unti-unting habang bumubuhos ang tubig sa aming katawan ay unti-unti niyang ginagampanan or ginagawa ang lahat. At ako na nga ay napapikit na lamang, idol, sa sobrang sarap na kanyang ginagawa. At medyo napapakagat na lang ako sa labi dahil sobrang gusto kong sumigaw, gusto kong umungol na sobrang napakalakas, pero hindi ko magawa dahil baka mas lalo siyang manggigil. At yun na nga, habang pagkatapos niya dito sa taas ay bumaba nga ang aking idol habang pinahinahan niya ang tubig sa shower. At doon bumaba na nga siya. Habang hawak-hawak ko si Haring Solomon ay bumaba siya. At ang sabi niya sa akin ay medyo paglayuin ko raw ang aking mga ginti. At doon na nga nag-umpisa na siyang kumain ng tahong. Habang kinakain niya si bibingka or si tahong ay wala siyang ibang sambit kundi ang namimiss kita, namimiss ko ito. Akin lang ito, akin ka lang. Yan ang nababanggit ng aking jowa. At ako naman ay tahimik at napapakagat labi na lang at medyo pabulong ang aking ungol dahil medyo nahihiya pa ako dahil first time naming magkasama sa dalawang taon. At gaya nga ng sinabi ko, idol, ay napapikit at napakagat na lang ako sa labi habang kinakain niya si Buningning. Si Buningning ay masayang masaya at alam ko na sobrang basa na dahil gaya nga ng sinabi ko, habang umaagos ang tubig sa shower ay nagpapakain si Buningning. At noong
ang sambit ko sa kanya dahil sobrang hindi ko na kaya ang sarap na ginagawa niya ay ako naman ang bumaba at kinumusta ko naman si Haring Solomon kung okay lang ba siya. At yun na nga, tumango nga si Haring Solomon dahil nakatayo na nga si Haring Solomon. At habang napasubo talaga ako ay do sa sobrang yung ginagawa namin sa LDR through video cam ay nagawa ko na sa wakas in person. At na nahawakan ko na at na tikman ko na kung ano yung talagang lasap, yung sarap na sinasabi niya sa tuwing kami ay nagbibideo kami. At yun na nga idol, hindi na kami nakapagpigil pagkatapos na maisubo si Haring Solomon at na kumain si Buningning ay hinila niya na ako at nilakasan ang agos ng tubig sa shower at kami ay nagbanlaw na at pagkatapos magbanlaw ay binuhat niya ako patungo sa aning kama at dun na nga naganap ang lahat. Si Buningning ay masayang masaya at si Haring Solomon dahil sa sobrang sarap ng ginawa namin at dahil sobrang mahal namin ang isa't isa, nangyari ang lahat at hinding-hindi ako magsisisi sa aming ginawa dahil sobrang nag-enjoy ako at ganun din siya. Nag-enjoy din siya sa aking ginawa. At dun, syempre dahil sa sobrang tagal na wala kaming, alam mo na, ay medyo nahirapan na makapasok si Haring Solomon kay Buningning. At syempre, medyo napaungol ako ng malakas. At habang ginagawa namin ang lahat-lahat na alam namin na makapagpasaya sa amin idol ay walang maayos na kama ay naging magulo pagkatapos namin at alam mo ba ang pinaka the best na nangyari sa araw na iyon idol ay sabay na nagpasko at nagbagong taon kami. Sobrang sabay kaya walang paglagyan ng ligaya at tuwa ng saya ng puso naming dalawa. Ayun. Yun lamang ang aking kwento idol at sana hindi ka magsawang magbasa ng aking mga liham at marami pa akong isesend sa iyo. Abangan mo lang at yan ang unang pagsasama namin ng aking jowa in 2 years. Thank you Marinela sa iyong kwentong na i-share at sana nagustuhan nga na ang ating mga manonood. Hopefully, lagi naman nilang nagugustuhan. So, salamat din sa tiwala na yung pinagkaloob sa akin. And anyway, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating mga channel, ay inuulit ko, so subscribe na lang po para ma-update kayo pag meron tayong mga new upload videos. Alright, so thanks for watching guys and always remember, I love you all. Ganda ng kwento, di ba?